Okay, so may nagtatanong pala kung gaano ba kadaling magpagawa ng bahay. So ang sagot dyan, eh, hindi po madali. Napakahirap po magpagawa ng bahay. At ang number one na magpapahirap sa inyo ay yung budget. Kung saan kayo kukuha ng budget. Tulad po namin, inuutang lang namin yung pinapagawa namin dito. At dahil naubos na, yun po yung problema namin ngayon. So mukha lang pong napakarami naming pero mapagawa, pero said na po talaga kami. Kaya bumagal na po yung ating patrabaho. Hindi na po tayo nakakuha ng mas maraming gagawa dahil nga sa kulang na tayo ng budget. So, isa po yun. Kalawa, yung panahon na gugugulin mo habang ikaw ay nagpapagawa. Maganda po kung hands-on kayo o hands-on tayo sa pagpapagawa. Nakikita natin kung ano kulang. Nakita natin yung dapat baguhin. Nang sa gayon, maaaring masabi natin kagad nang hindi nasasayang yung oras at saka yung resources natin. So, ikalawa po, ikatlo po ay yung mga tao. No? Hindi po po pwede na patigil-tigil yung trabaho kasi maaaring mawalan ka ng iyong trabahador kapag ka patigil-tigil yung trabaho mo. Pag nagkataon, mawalan ka ng magagawa. Pag nangyari yun, mas mahirap dahil haantayin mo kung kailan hindi siya available. So, susunod po dyan yung mga materyales. So, hindi po basta nagpunta ka ng hardware o paint center, nandun yung sumukulay. Maaaring wala po. So, ano mangyayari? Maghihintay ka. So, may mga solusyon po dyan. Yun ay pagbili mo na ng maraming supply na kailangan mo. Ang problema po doon, pag sumobra or wala kang budget na pambili ng maraming supply. So, napakahirap po ng nagpapagawa ng bahay. No? Mukhang madali lang po magpagawa. Pero sa totoo, napakahirap po. Kahit po marami ng pera, mahirap pa rin dahil yung gumagawa na kailangan bantayan mo, hindi dahil sa wala kang tiwala, kundi gusto mo na mas maging maayos yung trabaho nila. So, yan po ang masasabi ko doon sa nagsasabi na napakadaling magpagawa ng bahay. Sa totoo po, napakahirap magpagawa ng bahay. Napanood ko na po ako ng mga dahilan na yan. So, sa mga nagpaplano, eh, yun po yung paghandaan nyo. Budget, yung oras na mailalaan mo, yung supply ng materials na kailangan mo, at marami pang iba. So, hindi po pwede magpaisi-isi. Hindi rin po pwede ipagkatiwala natin kung kanino yan. Dahil sa unang-una, eh, sarili po nating bahay yun. Tayo po ang gagastos doon. Pag pinagkatiwala natin sa iba, maaaring hindi sumakto doon sa paglasan natin yung maaaring kahihinatnan ng ating pinapagawa. So, yan po yung aking masasabi dyan. So, hanggang dito na lamang po. Magandang hapon po sa ating lahat.